Never Again at Never Forget. Yan po ang ipinaglalaban ng mga biktima ng martial law noong rehimeng Marcos. Pero ang ilang kabataan ngayon tila nakakalimot na sa ating kasaysayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Patricia Mangune. Ngayong ginugunita natin ang 49th na taon ng deklarasyon ng martial law, tinanong natin ang ilan sa mga kabataan ngayon kung ano ang nalalaman nila sa batas militar ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi pa man daw sila ipinapanganak noong martial law, may ilan daw silang natutunan sa paaralan at sa kwento ng mga kaanak o kakilala. Tumatak po talaga sa Marcos is ano po yung mga infrastructures na po na nabuo na hanggang ngayon po is continuous pa rin po yung efficiency or nagagamit pa rin po ng mga tao. And regarding naman po sa martial law, siguro po meron tayong mga lumabag po talaga siya sa mga human rights. Pero ang alam ko po kasi in-implement po ni Marcos ang martial law for the people kasi po yung mga tao daw po is hindi na po sumusunod sa batas. Nakwento po nila sa akin na napakaigpit nga po noon, maraming mga tao na nagagalit sa gobyerno dahil bakit daw ganun yung pagpapatakbo nila because of martial law. But on the other side, sa experience ng parents ko, is okay naman po, mas nagiging disiplinado yung mga tao dahil sa pagpapatupad nila ng martial law. Para po sa akin, yung martial law, maganda naman po na idulot niya. Kasi madami po siyang natulungan, may hirap. Marami po silang napatay yung mga establishment. Pinapanood namin sa kanila ang ilang kwento ng mga naging biktima ng martial law kung gaano katindi ang dinanas nilang pang-torture sa kamay ng mga sundalo ng rehimeng Marcos. At heto ang kanilang naging reaksyon. Umabot sa 24 na araw ang ginawang interrogation sa akin. Interrogation may matitinding physical at mental na torture. At 79 hours ang ginawang pagpiring sa aking mga mata. Dinanas ko ang paulit-ulit na suntok sa malambot na bahagi ng aking solar plexus. Kung tawagin ito ay cobra, nakaganyan yung kamay, sinusuntok dito yung solar plexus. Namamaluktot ako. Namamaluktot ako ngayon. Ilang beses ding pinumpog ang aking ulo sa pader. Ginawa din sa akin ang tea party. Yung merong nakabilog na 10 katao tapos sinisipa ako pabalik-balik. Pagkuryente o kung tawagin ito ay meral. Nagsisimula ang pagdali ng kuryente sa aking katawan mula sa aking mga daliri hanggang siko, gagatang puntang balikat, leeg, batok, pakyat sa utak. Nag-collapse ako dito. Nang magising ako, mataas ang aking lagnat at nahihibang na ako. Ang Russian roulette ang pinakagrabing mental na torture na naranasan ko. Ipapakita sa akin ang isang bala na ipapasok sa caliber 38 Remorten. Paiikutin ang cylinder nito. Tapos itutulog sa sentido at kakalabitin. Tatlong beses nila itong kinalabit. Sampal dito, sampal. Pagka hindi ako sumasagot sa mga tanong. So, sumunod, pagka wala pa rin sagot, pinapatindi nila. So, ang ginawa nila sa akin ay inabuso nila ako, sexual. So, sa definition ng Human Rights Reparation Act, ang rape ay nangangahulagwan o sumasaklaw din sa pagpasok ng anumang bagay sa pribadong pag-aari. So, nasa kategorya ng rape. So, ano ang naging attitude ko nung ganun hawak ako sa kamay ng mga militar? Eh, siyempre, nakapiring din ako, nakaposa sa kama kapag ginagawa nila yung kabastusan. 44 na taon na pala na ako ay ako'y namulat at naging aktivista. Kasama ko na rin at ang dati kong asawa na naging aktivista rin at ang unang Secretary General ng LFS. Mula sa pagiging aktivista, ako ay nabilanggo at kinasuhan ng rebellion noong 1982.
kinulong ako sa Camp Bago Bantay, isang intelligence camp. Tinorture ako, kinuryente ako sa bayag, at pinasak yung aking hinubad na brief sa aking bunganga para ako hindi na sumigaw habang binubuhusan ako ng tubig. Sinakal na nila ako ng belt until, you know, they sexually molested me. Yung mga ahente mismo, they'd go on top of you. And, unofficial control. These were the ahentes that had no official say dun sa mga official torturers. Dalawa yan eh. So, pagka nakakulong ako dun sa kanilang mga kwarto, at I don't know what time it is, they would buhubaran ako pagkatapos they would go on top of me. Several of them. Yun. So, after that, it became worse and worse. First time daw marinig ng mga kabataan ito ang mga trauma at kwento ng torture ng mga biktima ng martial law. Sa kabila nito, may kanya-kanya pa rin silang paniniwala. Sa mga narinig ko po before, puro magagandang side po yung sa akin eh, kasi based sa experience ng mga nakakilala ko. Pero based po sa video, nagbago po yung pananaw ko kasi yun nga po, may mga nasaktan na kapwa ako Pilipino at kung sino again, kung sino pa yung may mga pinaglalaban, sila pa yung nasasaktan. Sobrang hirap po ng mga pinagdaanan po nila. Yung mga mabababang tao, mga inaabuso nila. Pero hati pa din po. Yung may mabuti at masama. Alam naman po natin yung martial law is for good of everyone. Pero meron din po talaga kasi ng ano eh. Talagang meron po talagang hindi nakaranas ng mabuti sa martial law. So yung pananaw ko po kasi ano eh, 50-50. Alam ko po may nagawang mabuti yung martial law, pero alam ko din po merong masamang nadulot sa ano every individual sa Pilipinas. Ayon sa historian na si Professor Xiao Chua, ang pagtanggal ng history lesson sa high school ang nagpalala sa kakulangan ng impormasyon ng mga kabataan ngayon sa mga tunay na nangyari noong panahon ng diktaduryang Marcos. Dagdag pa ni Chua, dapat paigtingin ang pagtuturo ng kasaysayan para tumatak sa kaisipan ng kabataan ang mga hindi na dapat maulit sa madilim na yugto ng ating bansa. Pag-usapan natin ng maayos, mahinahon at yes, may magandang mga nagawa yung inisyatibo, ang administrasyong Marcos. Kilalanin natin, di ba? Pero huwag nating kakalimutan na may mga nangyaring masama sapagkat pag hindi natin naalala yon, uulitin natin yan. At anong klaseng values yung ituturo natin sa mga bata na sila na yung susunod na leader, e pag yan ang tumatak sa isip nila, baka gawin din nila. We have proclaimed martial law. Nagbabalita mula sa Frontline, Patricia Mangune, News 5.